guys. Welcome back to my YouTube channel. So, bibigay lang kami ng konting specs pagdating sa motor. For example, itong Honda ADV. So, kasama ko si Sir PJ ngayon. Siya ang owner ng Honda ADV. So, sasabihin ni Sir PJ sa atin kung ano yung mga basic specs ng Honda ADV 150. Ito yung bagong labas ng Honda na scooter 150cc ngayong 2020 model. Okay? A few moments later. So sir, no? Keyless na yan, sir, no? Yes, sir. Oh, keyless na siya. So paano siya i-start, sir? Kailangan mayroon kang 1 meter, at least 1 meter na malapit yung key dun sa motorcycle para ma-detect niya. Ma-detect na. Makikita mo naman dito sa screen na to kung na-detect niya yung key mo. So iilaw tapos, yung ano? Yes, iilaw yung key. So ibig sabihin malapit lang yung key doon sa motorcycle. So saka mo siya ma-on. So pag nag-power on na siya, so kung saan mo siya gusto, for example, gusto mo siyang buksan yung makina o yung power mismo ng ayan. So dito mo siya ilalagay sa power. Sa power on. So lalabas na yon yung kanyang sa monitor ng kanyang speedometer. Paano siya i-start? Yeah, pag i-start siya, so nandiyan na siya sa power on. Kailangan i-press mo lang yung rear brakes and then pipindutin mo yung kanyang button, start button. Okay. Minsan, hindi siya mag-start dahil nag-shutdown na yung sensor ng key. Sensor ng key. So you have to start ulit. Ayan. Pakbo sa off and then on mo ulit siya. And then ayan. So ilang segundo lang, sir, no? Yes, 5 seconds lang kasi pag hindi ka nagkaroon ng interaction within 5 seconds, mamamatay yung mamamatay siya. So ayan, bubuksan na natin. Wow! So kailangan, sir, rear brake yung sa right. Hindi kasi pwede. Ang sensor niya is nasa rear. Hindi siya katulad ng ibang motor, no, sir, no? Yes, na kahit saan mo siya pindutin. Okay. And then kailangan mo siyang i-press ng maigi. Yun ay safety feature niya dahil yung iba, dahil nga alam ng mga bata kung paano na buksan yung motor. Minsan na yun, nagkakaroon tayo ng disgrasya pag ganun. So mayroon siyang idling stop. Yes. Ito, hazard. Push button. Tapos ang left handlebar siya, anong meron dyan? Left handlebar, yung standard na high low beam. And then yung busina. Kanyang horn. So yung horn niya ba yan, sir, stock yan? Yes, stock. Bali, sa ano nga eh, sa Honda, usually baliktad. Sa ibang mga motor, usually yung turn left and right niya nandito sa taas. And then yung busina niya sa baba. Pero sa Honda kasi usually nasa gitna yung punch niya. So ang ganda ng motor mo, sir. Ano ba yung na-modify mo na dyan, sir? Nalagay na mga accessories niya dyan? Yes, actually yung mga major parts niya hindi ko siya talaga mino-modify kasi gusto ko siyang magamit yung stock is good, sir, no? Yes, so ngayon naglalagay lang ako ng mga accessories. Yung dagdag lang na hindi naman makaka-affect dun sa performance ng motor, like this one. Anong tawag yan, sir? Pinaka handle bar or hand guard kung tawagin. Ito ay handle guard ng BMW scoot. Yes. Yun. Wow! Konting modification lang sa mga fittings niya. Kasya naman siya sa ADV, no? And then medyo malaki kasi siya. So yung iba kasi medyo maliit, tumatama sa brakes. So mas preferred ko tong ganito malalaki. And then windshield, sir. So hindi ito stock? Yes, yung windshield kasi niyan is clear. Clear. Clear na medyo siguro mga 2 inches pa yung 2 inches yung height. Yung height niya. So medyo minimalist kasi ang konti. So kaya gusto ko medyo maliit lang. Kaya ito nakita ko online from Thailand. So ito yung in order ko. So na-adjust ba yan, sir? Yes, na-adjust ba? Paano siya i-adjust natin? So ihilahin mo lang sa dito. Both ends. And then iaangat siya.
Sorry, nakaangat na pala siya. So, ah, nakaangat na. So, ibababa na lang siya. Ah, so ganoon lang pala siya ka-simple. And then, babalik mo siya. Babalik mo na siya. Mo siya, so, yun ang pinaka-lock niya, sir. Yes, kung iangat mo ulit, ilahin mo lang din. And then, yeah. Press mo lang siya para lock. So, napansin ko, sir, may ano siya. May mga, ano to, sir? Pag binili mo ba, mayroon na to or wala pa? Ah, wala. Ang stock nito is wala siyang crash guard. Wala siyang crash guard. Itong crash guard na to is a modified crash modified guard. Modified crash guard. Actually, kung makikita mo, dinesign ko na lang siya and then pinagawa ko siya sa maker ng mga crash guard. So, meron na siyang nakaabang na bracket. Nakaabang na rin sa bracket. Yes, for the lights, no? Auxiliary lights. So, before ko pa mapagawa tong crash guard, nakikita ko na kung paano ko ilalagay yung mga auxiliary lights ko. Yes. So, kaya modification yung custom yung pinagawa kong crash guard. And then usually, yung mga crash guard kasi, mga two-piece or one-piece. One-piece. Ito kasi ginawa ko one-piece. So, yan, sir. One-piece. Na dugtong na rin siya dito. So, para yung stability ng crash guard, is maserve niya yung purpose. Maserve yung purpose. Yung iba kasi medyo malambot lang eh. At saka yung mga attachment niya malalambot. Kakabitan. And then, ito, dinikit na lang din, mga garnish lang siya. Ah, so ito sir, wala pa to? Yes, ito yung tinatawag na nose. Nose. At saka yung beak. Beak. So, mga garnishes na lang siya. So, mga additional lang. Additional features. Okay. Dito naman tayo sa likod, sir. So, yes. Parang pansin ko may box. Yes, itong box, bisect, no? Sec ang brand. Sec ang brand. Yung yes, bracket. Even yung bracket, sec rin yung brand. So, ito partner niya talaga. So, kaya gusto ko kasi fit na fit siya. So, kaya sec kinuha kong brand ng brand para sa ano? Bracket. Yes. And then, sec na rin yung sync box na rin niya. Oh, ang ganda ng box niya. Sakto lang siya sa ano, locket. Ito, mas prefer ko kasi yung parang box type kaysa dun sa parang bilog. Medyo mas bumabagay siya sa kanto ng mga ADV. Crash guard sir, nag-ano pa kayo ng crash guard o stock na yan? Itong ano niya, ito sir. Hindi ano, crash guard, sorry. Tire hugger. Tire hugger pala. Tapalodo. No, stock niya yan, stock niya. Pero may nabibili nga na extended. Extended. So I think yun yung mga susunod ko na ano kasi syempre para iwas din yung putik. Iwas yung putik, mga talsixer, no? Medyo maliit kasi yung stock niya. Another hugger. Kung mapapansin mo, parang to protect lang yung inner part ng makina. Okay. Later on, pagka may nakita na rin tayo sa online, baka palitan ko rin yung ano. For the rest, mga itong exhaust niya. Exhaust. And then yung kanyang radiator. Yan. So, stock lahat yan. Even yung mga shock niya. So, ini-enjoy ko muna lahat yan para makita natin kung ano yung performance talaga performance ng ADV. So, itong shock niya, sir, ano, stock din yan, Showa? Yes, stock siya na Showa. Medyo magandang brand na siya. Usually kasi ginagamit yan sa mga off-road. Off-road. Oo. Makikita natin usually yan sa mga mini motocross or motocross na mga shocks. Kaya medyo mataas siya kung papansinin mo. Kasi design siya for off-road. So, si ADV kasi dual sport siya. Dual so, sport. Pwede siyang city driving, city adventure, and pwede rin siya sa mga off-road. Off-road, so... Pero sa ngayon, yung gulong niya, nakadisenyo sa ano? Yes, nakadisenyo off-road. Din ng off-road. Tsaka parang kumbaga sa sasakyan, sa four wheels, naka all-terrain. All-terrain na siya. Yung specs ng gulong. Okay. So, yun lamang guys, no? So, palagay ko naman lahat ng gusto nyong malaman sa Honda ADV ay naibigay ni Sir PJ. Siya ang owner ng Honda ADV. So, abangan nyo na lang yung next vlog ko. So kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, comment, at subscribe. Yun lamang. Ride safe.